Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sportrack PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na injury update ng Los Angeles Clippers kay Kawhi Leonard. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong player ng Los Angeles Lakers na tutulong pa kay LeBron James at Anthony Davis. Naipanalo nga pong muli ng Clippers ang kanilang game ngayong araw laban sa Utah Jazz sa score na 131-102. Salamat sa ipinagitang team effort ng kanilang mga manlalaro sa pagtatala ng kanilang 8 players ng double digit points. Sa pangunguna nga po ni James Harden na nagtala dito ng triple double na 13 points, 10 rebounds at 15 assists, Ivica Zubac na kumana ng 12 points at 10 rebounds, Norman Powell na nagtala nga po ng 18 points, at si Russell Westbrook na kumana rin naman ng 17 points. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ngayong araw, ay umangat na nga po sa 49 wins sa 28 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings bilang 4th seed sa Western Conference. Umabot na rin naman nga po sa 2 games ang kanilang win streak at meron na lamang nga po silang natitirang 5 games ngayong regular season. Sapat na upang mapalaki pa nilang lalo ang kanilang kalamangan mula sa 5th seed na Dallas Mavericks. At lahat nga pong iyan ay nagawa ng kanilang team nang wala ang kanilang superstar na si Kawhi Leonard na may tinatamong injury ngayon sa kanyang tuhod. Ayon pa nga po sa binulgar ni Coach Ty Lue, bagamat man nga po dalawang magkasunod ng beses hindi nakakapaglaro si Kawhi Leonard sa kanilang mga laro, ay hindi rin naman nga po malala ang kalagayan nito, sadyang inoobserbahan lamang nga po nila ito upang sa ganon ay mas maging healthy siya pagdating ng playoffs. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang bagong player ng Los Angeles Lakers na tutulong pa kina LeBron James at Anthony Davis. Ayon nga po mga katrop sa nalabas na balita na Adrian Wojnarowski ng ESPN, tuluyan na nga na pong nagdeklara para sa darating na 2024 NBA draft ang anak ni LeBron James na si Bronny James. Kaya inaasahan na nga po na gagamitin ng Lakers ang lahat ng kanilang draft assets ngayong taon upang makuha lamang nila ito. Ang kaso lang kasabayan naman ang pagdeklara nga po nito sa NBA draft ay ibinulgaran nga po ni Bronny James na hindi pa rin nga po niya sinasarado ang posibilidad na umatras at bumalik na lamang siya sa college sa kanyang magiging bagong eskwelahan. Kaya maaaring nga po na hindi pa rin ito makuha ng Lakers sa darating na NBA draft. And speaking of Lakers mga katrops, mismong mga NBA analyst na nga po nagsasabi na marami na nga na pong makupunan sa West ang natatakot na makatapat ang Lakers sa first round ng playoffs. Sa katunayan, kahit man nga po magkakadikit ang mga teams na nasa top 1 hanggang top 3 sa West standings, ay puro nasa losing skid naman nga po ang mga kupunan ng Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets at OKC Thunder. Kaya hindi na nga po naiwasan pa ng mga fans at analyst na maghinala na sinasadya nga po ng mga ito na magpatalo upang sa ganon ay hindi nga po nila agad makatapat sa first round ang Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.